Maraming bahagi sa ating kasaysayan na halos ay hindi na natin naaalala o nalalaman. Katulad na lamang ng pagtakas si Marcelo H. del Pilar mula sa Maynila patungong Espanya. Kaya naman umating history mentor na si Xiao Chua para sa mga detalye sa mga pangyayaring ito sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! Noong Linggo, ang 124th anniversary ng pagtakas mula sa Maynila patungong Espanya ni Marcelo Hilario del Pilar, October 28, 1888. Bakit kinailangan niyang umalis sa Pilipinas? Si Del Pilar sa kanyang bigote ay ang founder ng Pringles. Biro lang po. Siya ay isang propagandista, ngunit hindi katulad ng mga propagandistang mga Indio sa Espanya, ang karamihan sa kanyang mga pakikibaka ay dito niya ginawa sa Pilipinas. Pansinin na ang nakababatang si Jose Rizal at mga kasama ay nasa Europa na noong 1882 pa lamang. Si Del Pilar ay tumungo lamang doon noong 1888. Si Del Pilar ay mahilig talagang magpiano, magbiolin at magplauta. Ngunit minsan nakasagutan niya ang isang praile dahil ang mahal nitong maningil sa binyag. Dahil dito, nakulong siya. Ito ang simula ng marami niyang pakikibaka laban sa prailocracia. Noong 1882, inilet ang Diyaryong Tagalog para mabasa ng kapwa niya mga Pilipino. Sumulat din siya ng mga satire ukol sa mga prailing mapagsamantala sa Pilipinas, ang dasalan at tuksohan. Tinutulungan siya ng kanyang batang pamangkin na si Goyo, ang magiging General Gregorio del Pilar, na ipinagpalit ang misal sa simbahan sa mga sinulat ng tiyuhin. Nang ipimugmod ng mga babasahin, nagtataka ang mga praile kung bakit nagtatawanan ng mga tao. Ito pala ang mababasa. Amay namin sumasakumbento ka, sumpay ng ngalan mo. Malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ang liig mo dito sa lupa para ng sa langit. Saulian mo kami ngayon ng aming kaning iyong inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-atungal para ng pagpapatawa mo kung kami nakakwaltahan at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila. Amen. Hindi lamang ang kanyang mga sinulat tulad ng Monastic Supremacy in the Philippines ang kanyang ginawa. Aktwal siyang nag-organisa ng mga rally laban sa mga praile sa Binondo at Navotas sa panahon na delikadong gawin ito. Kaya naman, minabuti niyang tumakas noong 1888 sa pagsakay sa barko kanyang winika. Tapos na ang tungkulin ko sa Pilipinas. Iba namang dako ako tinatawagan sa Espanya. At doon sa lilim ng kalaya ay maaari kong ipagsanggalang ang kabaguhang nararapat sa Pilipinas. Mapapalagi ang Espanya sa Pilipinas kung didinggin ang mga Pilipino. Yan, nagsimula ang pahayagang La Solidaridad at siyang naging pangalawang editor nito, pumipirma sa matalas niyang pluma sa ngalang Plaridel. Kalaunan, kinilalang pinuno ng mga propagandista, ngunit hindi nakinig ang Espanya. Naghirap siya hanggang maghitit na lamang ng upos para makaraos. Namatay siya sa sakit na tuberculosis noong 1896 habang nagbabalak na bumalik sa Pilipinas upang planuhin ang isang armadong revolusyon. Ayon mismo sa kay Gobernador General Ramon Blanco, Marcelo H. del Pilar es el más inteligente, el verdadero verbo de los separatistas, muy superior a Rizal. Ayon kay Rizal, bakit di tayo nagkaroon ng sandaang Marcelo H. del Pilar? Ang tindi ni Plaridel, hindi lamang pala siya Mr. Suave dahil sa kanyang bigote, kundi dahil inalay niya ang anumang talento na mayroon siya para sa bayan. Ako po siya sa telebisyon ng bayan, and that was Xiao. Sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, mahigit 100 taon na ang nakalipas ng masawi ang dakilang propagandista na si Marcelo H. del Pilar sa Espanya. Malaki po ang naging epekto ng kanyang pagkasawi sa anak na si Anita. Bukod po sa malayo ito sa pamilya ng masawi, naging malaking sakripisyo sa bansa ang kanyang pagkamatay. Alamin natin ang kwento mula kay Xiao Chua sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! 164 years ago, August 30, 1850, isinilang sa Bulacan-Bulacan si Marcelo Hilario del Pilar, ang dakilang propagandista, ama ng periodismong Pilipino at ama ng masoneriyang Pilipino. Marami ang nakalilimot sa mga nagawa ni del Pilar liban marahil sa kanyang Mr. Suave na bigote. Bakit kaya? Si Rizal, apatay ng mga Espanyol, si Bonifacio, at tapang tao. Pero del Pilar, namatay sa ibang bansa. Kung kikilalanin lamang ng mahusay ang manunulat na nakilalang si Plaridel, mas matagal siyang nanatili sa Pilipinas na harapan na sumusulat at nagrarali pa laban sa mga mapang-abusong praile at mga opisyales na sibil bago siya tumungo sa Espanya noong 1888 at itatag ang diaryong La Solidaridad. Kumbaga, at tapang-tao din ito.
Ang Gobernador General Ramon Blanco mismo ang nagwika na si Del Pilar ay ang pinakamatalinong pinuno, ang tunay na kaluluwa ng mga separatista, mas superior pa kay Rizal. Kung ngayon ang tawag natin sa galit ng salita ay nag-aalat, si Lolo Marcelo naman ay maanghang, kaya nag-alias din siya ng Siling Labuyo. Ngunit, ayon kay Dr. Jaime Veneracion, tumamlay ang mga tao at natigil ang mga suportang 100 piso kada buwan para sa La Solidaridad ni na Apolinario Mabini, Liga Filipina at ng Cuerpo de Compromisarios na mula sa Pilipinas, 1894 pa lamang. Lubos na nakiusap si Del Pilar sa mga sulat kay Mabini na ituloy ang suporta, lalo na at tila nahihinog na ang mga pangyayari. Kung minsan, nagyoyosi na lamang siya ng mga pinulot na upos ng sigarilyo upang makalimutan ang gutom. Ngunit, nagsara ang dyaryo noong May 1895. Madalas din niyang napapanaginipan ang lupang tinubuan at ang kanyang mga anak na sina Sofia at Anita. Ayon sa kanya, si Sofia hindi sumusulat sa akin. Wala akong balita sa iningkong si Anita. Parati kong napapanaginip na kandong ko si Anita at kaagapay si Sofia. Sa paghahali-halili kong hinahagkan ay inuulit-ulit raw sa akin ng dalawa. Dito ka na sa amin, tatay. Huwag ka nang bumalik sa Madrid. Nagising akong tigmak sa luha at gayunmang sinusulat ko ito ay di ko mapigil-pigil ang umaagos na luha sa mga mata ko. Magugunita na nang malaman ang pagkagutom ng ama, binasag ni Anita ang kanyang alkansya at ang pisong naipon ay pinakiusap sa ina na ipadala sa kanya. Napaluha ang ama nang matanggap ang piso ng bunso. Noong July 4, 1896, sa isang sanatorium sa Espanya, lupaypay sa gutom, pagod at sa sakit na tuberculosis, natagpo ang patay si Del Pilar nang nakaupo. Nagpipilit magsulat pa. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang anak na si Anita. Sa kwento ng kanyang anak na si Padre Vicente Del Pilar Marasigan, SJ, nang ang kanyang amang si Vicente ay magnais na lumaban sa mga Hapones nang bumagsak ang bataan, nag-away ang mag-asawa. Para sa kabutihan ng bayan nito, sabi ni Vicente, tumaghoy si Anita. Lagi na lang bang para sa kabutihan ng bayan? Oo nga naman, nawalan siya ng ama para sa kabutihan ng bayan. Tayo bayan, pinapahalagahan ba natin ang sakripisyon nila? Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao. Isang 156 na taon ang nakaraan mula ng Graciano Lopez Haina, isa sa mga haligi sa kilusang propaganda. Ang kabuuang istorya ni Lopez Haina at ang propaganda movement mula kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! 156 years ago ngayong araw, December 18, 1856, isinilang sa Haro Iloilo ang dakilang orador ng kilusang propaganda at unang editor ng pahayagang La Solidaridad na si Graciano Lopez Haina. Kasama niya sa kilusang propaganda ang iba pang mga bayani natin na katulad ni Jose Rital, Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce, Juan at Antonio Luna, Isabelo de los Reyes, Jose Maria Baza, Jose Maria Pangaliban, Antonio Maria Herrero, Ariston Bautista Lin at marami pang iba. Hindi ba't kapag sinabing propaganda, negatibo ang naiisip natin? Ngunit sa pangahulugan nila noon, ito ay pangangampanya para sa reforma sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang kanilang layunin ay ang pagpapatalsik sa mga praile, pagiging lalawigan ng Espanya ng Pilipinas, at pagkakaroon ng representasyon ng Cortes o Senado ng Espanya. Wala pong kinalaman ng Cortes kay Res, lalo na kay Anne. Gusto pala nila tayong maging mamamayan ng Espanya. Kung ganun, paano nangyari na national heroes pa rin natin ang mga ito kung hindi naman nila isinulong ang pagiging nation natin? Ayon sa eswitang istorya na si Father John Schumacher sa kanyang aklat na The Propaganda Movement, makikita na ang Hispanisasyon ay isang lamang hakbang upang kalaunan mapayapang hihiwalay ang Pilipinas sa Espanya. Ayos naman pala. Nangampanya sila laban sa pagpapadala ng arsobispo ng Maynila sa mga Igorot at mga Moro upang i-exhibit na parang mga hayop sa zoo. Sa Exposición General de las Islas Filipinas sa Madrid, kung saan namatay sa pulmonya ang babaeng Muslim na si Basalia noong 1887. Bilang propagandista, isinulat ni Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere at iba pang mga sulatin. Lumahok sila sa masoneria at sumapi sa Lodge Solidaridad. Nakaiba sa paninira ng mga praile na ito ay isang antikristong organisasyon. Isa lamang itong brotherhood o fraternity na tinatanggap ang lahat ng relihiyon. Namayagpag sila sa buong dekada 1880s at sa huling taon pinatag nila ang dyaryo La Solidaridad. Isang demokratikong kinsenaryo o fortnightly. Ibig sabihin, lumalabas sa bawat kinsenas or every 15 days. Ngunit, naging manhid, dingi at bulag ang Espanya sa kanilang mga hinaing.
Nakita na ito ni Rizal noong 1891, kaya bumalik siya sa Pilipinas. Nagpunyagi pa si Nadel Pilar at Haina, naglimbag pa ng mga La Solidaridad hanggang maghirap. Nagpupulot na lamang ng upos ng sigarilyo sa kalsada at mga basurahan. Hihintitin ang mga ito upang makalimutan ang kanilang gutom. Nagsara ito noong 1895. Namatay sa sakit ng tuberculosis kapwa si Haina at Del Pilar noong 1896 sa Espanya. Si Del Pilar mismo ay nagnais ng magplano ng isang armadong revolusyon. Nabiguman ng kilusang propaganda, hindi matutumbasan ang kanilang mga pagsisikap para sa bayan. Mga pagsisikap na hindi kinalimutan na mga katipunan ng mga anak ng bayan. Dinakila si Del Pilar bilang ghost editor ng pahayagan ng katipunan, ang kalayaan. Ang pangalang Rizal naman ay ginawang password ng pinakamataas na antas ng katipunan, ang bayan. Nang hindi na umubra ang santong dasalan ng mga ilustradong kanluranin, kinailangan na rin daanin sa santong paspasan ng mga anak ng bayan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.